Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kumusta mga ka-chururut? Welcome back po sa ating channel. Naku po, ano to? Mukhang naiintriga yata ang anak ni Aiko Melendez at Jomar Yllana na si Andre Yllana. Ayan, at meron nga daw nagkakalat sa Twitter na Diumano ay merong skandal itong binata ni Aiko. Aba, syempre, to the rescue ang nanay na si Aiko Melendez, lalo na matalaga't alam niya kung paano niya pinalaki ang anak niya ay hindi ito magagawa ng kanyang binata. Naku po, ito ang video ni Aiko at talagang nag-live siya at talagang galit si Aiko. Narito po at panoorin natin. When I woke up, I saw this text from her. So I read it. So syempre, bilang bagong gising ako, wala pa ako sa ulilan, binasa ko siya ng mabuti. So babasahin ko po sa inyo ay nilalaman ng apparently this guy named Jocko Links from Twitter nag-post. And ito po ang post niya. Babasahin ko po sa inyo mamaya. Ito po, para maintindihan niyo po kung saan po ako magagaling. Kung saan po ako nagsasalita bilang ina po. Not for sale. Dami. Kung nakikitang pasikat sa Twitter, kaya magpapasikat din ako. Baka sabihin niyo weak si Doc Lito. Kapag umabot ang 25,000 ang followers ko, ipopost ko ang video niya. Kaya i-retweet niya ng i-retweet, hearts, hearts. More retweet, more followers. Proof at comment section. At andito po yung picture ng anak ko pong panganak, si Andre Yllana. Alam niyo naman po kung gaano po ako overprotective po sa mga anak ko. Pagdating sa anak ko, kantiin niyo na po ako. You can lambast me all you want, but when it comes to my children, ako ang makakalaban ninyo. Nung unang-una, kahit mag-isa po ako, tinaguyod kayo na maayos, sa malinis na paraan, sa paraan na alam ko at paraan ng alam ng namin ng mami ko, dahil katulong ko ang mami at si ko sa pagpapalaki kay Andre. I cannot say that my son is perfect because no one is. No one is perfect. Pero hindi ko rin naman masasabi na ang anak ko ay isang masamang bata. Kasi ang anak ko, kahit ganyan yan, mabuting bata yan. Minsan nabibigyan ako ng sakit ng ulo, pero never a major problem. Never para pagbintangan na may sex scandal siya. Kaya grabe na lang itong inis ko dito sa taong to na sinisira ang pangalan ng anak ko na iniingat-ingatan ko ng maraming taon. Kasi mag-isa ko yung tinayo eh. Mag-isa ko yung halos iginapan ko yan ng dugo, luha, pawis para mapalaki ko yan ng maayos. Tapos isang tao lang ang yuyurakan mo at sasabihin mo may sex scandal ang anak ko. Sorry po, nanginginig po ang boses ko. Sabi ko nga po sa inyo, nagsasalita po ako bilang ina, hindi po bilang Aiko Melendez. Nagsasalita po ako dahil ang dami na nga pong pandemya nangyayari. Andito po tayo sa gitna ng pandemic at naiisip niyo pa pong mababoy ng pagkataon ng isang tao. Andre is only 21. He just started being legal. But you do not have the right to destroy and ruin his reputation just because trip-trip niyo. Wala ba kayong mga kapatid na babae? Wala ka bang nanay? Doon na lang tayo bumalik sa basic component ng pamilya. Wala ka bang nanay? Bakit ang mga postings mo puro mga paninira ng mga artista may sex scandal? O supposing yung mga ibang artista may sex scandal, yung anak ko wala. Eto, hinahamon kita. Hinahamon kita, nung nga pangalan mo ulit, pinapasikat lang kita eh. Jacqueline, dapat hindi na kita in-address pero nakakasila sa pangalan ng anak ko to dahil ito pinalaki ko to ng matino. Jocko Links, kung matapang ka, lumabas ka. Kung may sex scandal ka ng anak ko, ilabas mo. Pero kapag wala kang sex scandal, ididimanda kita. Naiintindihan mo? Sabi ko sa inyo, kantiin nyo na ako.
Tawagin niyo na akong mataba, tawagin niyo na, andyan na nga narinig ko lahat ng masasakit na salita tungkol sa akin, love life ko, kung kutsa inyo, kung makatingin kayo sa mga buhay na, sa buhay ko, akala niyo mga perfecto ang buhay ninyo? Teka lang, manalangin muna kayo kung perfecto kayo. If you're perfect, then face me, okay? Kung may pagkakamali po kami, pasensya na po, dahil tao lang po. Pero sa pagkakataon na to, hindi kayo inagrabyado ng anak ko. Walang ginagawang masama sa inyong anak ko, nananahimik. Kaya nga nag-quit niya ng showbiz eh. Kasi hindi po niya, ma-check ito po, kauna-una pagkakataong sasabihin ko po sa inyo. My son took a backseat from show business because he could not take yung limelight. Because my son is just a simple boy. He just wants a simple life. Yun nga ang minsan na kukonsensya ako eh. Siguro, dahil sa trabaho ko, dahil sa stature ko, yung mga anak ko hindi ko mabigyan ng privacy. Pasensya na mga anak, Andre Martina. Ito yung trabaho alam kong kaya ko at alam kong I'm good at. At ito yung trabaho nag-ahon sa atin sa kahirapan at nabibigyan ko yung descending pamumuhay. Kaya ganito na lang ang kasakit ang puso ko. Ngayon nanginginig ang puso ko, nanginginig ang boses ko. Kasi sa isang iglap, sisirain mo yung 21 years na iningat-ingatan kong pangalan ng anak ko para lang sa pagpapost na may sex scandal ang anak ko. Nasaan ang proof mo? Ngayon, nakikiusap ko ako sa inyo. Mga ka-Facebook ko, ka-online ko, mga kaibigan ko, kapamilya ko po. Hindi na po ito tama. Siguro naman din po naiintindihan nyo rin kung bakit ako nagagalit po ngayon. Naiintindihan nyo ang damdamin ng isang ina. Ang damdamin ng isang ina, mabuti nang masaktan ako, mabigyan ako, malatayan ako ng testosterone o anumang sakit yan, matamaan ako ng bala. Huwag lang ang mga anak ko. Kasi hindi naman sila kasama dito. Kung may galit niyo sa akin na lang. Pero hindi ko papantayan yung kabastusan mo kasi hindi kami pinalaki ng mami ko ng tapata ng bastusan. Kung ang trip mo, manira ng mga artista na may sex scandal, huwag mo isama anak ko kasi wala siya noon. Hindi pervert ang anak ko. Makonsensya ka. Sana hindi ito mangyari sa'yo. Kung nangyari man sa'yo at may sex scandal ka o meron kang, ewan ko, may hang-ups ka sa buhay, huwag kang mandamay na ibang tao. If you wanna gain followers from Twitter, do not use my name, son, at your expense. Diba? Spreading malicious news about my son that he has a sex scandal, shame on you. Where is the proof? Before you post anything, have some proof first. Now, hinahaman kita. Nakausap mo ang anak ko kanina. And he swears to high heavens. Makakausap natin ang anak ko ngayon, live. Para marinig niyo sa kanya mismo sa bibig niya at makita niyo at kayo mag-judge kung nasa tipo ba ng anak ko na magkaroon ng sex scandal. Alam ko kanya-kanya trip niyan sa buhay pero hindi trip ng pamilya namin yan at hindi ko ito tolerate yan. Kaya ikaw, ano nga pa pangalan mo, hindi ko hindi ko ma-memorize dahil sa inis ko sa'yo eh. Jacqueline, i-report kita. I-report talaga kita. What you're doing is not right anymore. Huwag ka magtago at ikaw, ano pa, explain ng anak ko pa kung ano pa ang isa pang atraso na ginawa mo. Dahil ang dami mong ginawang atraso sa anak ko, hindi ko alam kung anong galit mo sa anak ko. Ano ka ba, hindi ka ba napansin ng anak ko? At itong igagansin mo sa kanya, hindi tama. Sana bang anak ko, ilalive ko rin siya para makausap niyo siya, para marinig niyo ang boses niya. Where are you, Andre? I have to see you. Pasensya na po kayo kung nanginginig po ako. Pagdating po talaga sa anak ko, emosyonal po ako. Ipaglalaban ko yan hanggang sa huli. At alam ko at naninindigan ako, naniniwala ko, hindi magagawa ng anak ko yan. Dahil napalaki ko yan mag-isa kasama ang nanay ko ng maayos. Hindi ganyan ang anak ko. Anak ko na wala.
nawawala. Hello. Andy, you have to come in so I can see you. You have to watch. I have to bring you on camera. Siguro naman maintindihan ng mga nanay na yan. Yung mga nanay na katulad ko na nanonood. Kapag nabastos din ang mga anak nila, labas din kayo pag tatanggol niyo yan. Firstborn ko yan eh, panganay ko yan. Lumabas yan sa akin. Nasaan na ba yung anak ko? Nasaan pala? Ayan, pumasok na lang siya dito. Ayan. Dapat mag-split screen kami. Ayan, magtabi na lang kami. Ayan, ito po ang aking anak, si Andre Yllana, ang aking pangalan. Hi everyone. Thank you sa mga nanonood, by the way. Gusto ko mag-thank you po na meron kayong oras para pakinggan yung side at ng totoong story po ng story. Kasi po, ganito po yan. Una sa lahat, meron po kasi silang pinost doon na picture ng aking dating Instagram, which is ang huling post pa po, 2017. So kung gusto niyo po, i-check niyo po yung ito pong si ewan ko ang pangalan niya kasi ang pangit din ang pangalan niya. Natatapang pangalan pa lang. Napakababoy na. Diyos ko po. So anyway, yun, kung gusto niyo po, i-check niyo po yung Twitter. At kayo na po mag-judge kung anong masasabi niyo kasi yung account po na yun na pinapakita niyang as proof is mula matagal na pong walang sabi niyo. At if you will look at it closely, 2017 pa po yung huling post noon. Tapos, ang huling post ko po noon ay 2017. So, 2017 po ang huli kong gamit dun sa account na yun. At sa mga followers ko po dun na makakapag, siguro, as witness na lang din po, makikita nyo naman din po na hindi ako nagsistory dun. Talagang dahil wala na po talaga akong any access to that account. So, I don't know kung what picture they're using. I'm probably guessing it's from someone na kakulay ko rin kasi I don't know. If you would look at the picture as well, hindi mukhang bahay namin din eh. I mean, yung wala namin din sa picture. Yun din eh. Hindi kasi nakasulat dun sa taas yung name ko. Oh. Eh diba, nowadays, pwede naman nang i-edit yun eh. Pwede nilang ilagay sa taas yun eh. Eh ang problem, yung picture na pinapagun yung post nila as a video, eh, hindi nga moving yun sa taas. So alam mo, yung natang edited. So I don't know if what I've done to you, I don't know who you are. I don't know why you're hiding in another name. I don't know what I've done to you. I mean, if I've done anything that I'm not aware of, I'm really sorry because I have no idea. I don't have any idea. Because me, growing up, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko or anything. Si mommy po kasi pinalaki po akong mabuti. Saka nag-aaral po kasi ako sa Catholic school simula prep hanggang mag-graduate ako ng high school. Kaya hindi ko po maintindihan kung bakit ako naiisipan ng ganyan dahil I don't know. I don't even know how to explain myself because I'm just at the same time I'm very humorous because it's very funny. Like I don't even see myself like doing that. So nakakatawa mga viewers ni Mom. Nakakatawa talaga sobra kasi actually nung una tawang-tawa ako eh. Tapos, lumapit ako kay mommy. Tapos, siguro mga about 10 minutes nung may mga may nag-text sa akin sa akong kaibigan eh. Text sa kaibigan ko, iba eh. Parang may nanila yata sa'yo. Sabi ko, ano yan? So, sinin niya sa akin. Anyway, itong friend ko na to, si Vince. Yung nga pala yung kasama ko sa aking vlog. So, kung gusto niyo talaga makilala ko, at alam niyo naman, at siguro, ipavouch ko na rin sa sarili ko na hindi talaga ako yung ganun at hindi ako yun. So, kung gusto nyo, manood na lang kayo ng vlog ko para makita na talaga ang tunay na ugali ko. Para rin ma-prove ko sa inyo na hindi po kasi talaga, wala po talaga sa pamilya namin ganyan eh. Hindi ko rin alam kung bakit. I don't know, gusto akong matawa, Mom. Alam mo yun? Gusto akong matawa. I don't know. Pero at the same time, it's really affecting me now. Siguro kanina at the certain time na nakita ko yun, natatawa ako. Ngayon, siguro tatawa pa rin ako onti. Pero, siguro hindi pa nagsisink in. Though, medyo
medyo nakaka-apekto rin siya ng onti kasi ngayon sa ngayon dahil alam mo yun, yung alam ko naman sa sarili kong hindi ko kaya gawin yun. Pero pinapaniwala niya yung mga ibang tao na ganun ako. So, alam niyo yun, I have a lot of friends, so may kaibigan ako sa nanonood. Kilala niyo naman ako, Diyos ko. Kayo na mag-vouch sa akin. So, ayun, I don't know, I'm really shocked. Pero at the same time, nakakatuwa din kasi, alam mo yun, ultimo ganun bagay, may nag-aabalahan pa ako, di ba? So, nakakatuwa din na meron pa rin palang mga taong, I don't know, engaged? I don't know, whatever, kung ano man. I don't know, I don't wanna speak for someone na hindi ko kakilala, ultimo. Hindi ko kilala, tapos ultimo pangalan niya, napakabastos pa. Tapos wala ka bang nanay, wala ka bang kapatid na babae. Kasi ako meron akong kapatid eh. Bata pa kapatid ko eh. Eh kung ano nang ikaw, kung may kapatid kang bata, ano maiisip ng kapatid mo? Isipin mo nga yun. Kasi ako ipupusta ko sa'yo eh. Kapag nakita yan ng babae, kapastos-bastos eh. Yung ginagawa mo, isip mo, anong lalagyan mo sa utak mo? Pero anyway, kung gusto mo ituloyan, actually inaaman kita. Follow niyo siya guys, 25,000 followers daw eh, bago niya i-post yung aking scandal. So, kung gusto niyo guys, follow niyo siya. Pero, kung gusto niyo rin siya i-report, basta akin lang, inaaman kita bro, bro or sis, whatever, inaaman kita. Please, galingan mo ha, kasi ako, excited din ako makita yung so-called scandal ko. Kasi wala akong ganun. So yeah, I hope yung may plano ko man mag-edit ng whatever. I hope galingan mo yung kapanipaniwala. Mukhang responsable, marespeto at mabait ang anak ni Aiko na si Andre. At bilang ina din ay naiintindihan natin ang galit at himutok ni Aiko Melendez. Huwag po kayong mag-alala at lalabas din po ang totoo. Ayan, please like and share po at huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga chika at trending. Salamat at ingat po kayo lagi.